Nag-wild rift ka? Oh my god. Like, ang konti na nga ng player base and toxic pa. Super guys, okay. Ni Boss Doggy guys. Okay, pinapakita nyo lang na tama yung sinasabi ni Boss Doggy. Kaya kung ako sa inyo ngayon pa lang, lahat ng nag-hate kay Doggy or kay Boss Doggy na sinabi niyang toxic yung Wadrip at dead community, ngayon pa lang guys, sinasabi ko na sa inyo, binabago ko na yung mga puso nyo guys. Tanggalin nyo yung hate sa puso nyo at i-welcome nyo yung mga taong nandyan at napakalaking opportunity guys. Sa araw na ito ay pag-uusapan natin ang sinasabi nga ni Boss Dogs na maraming gatekeeper sa Wild Rift. Fans ng Wild Rift na galit kay Boss Dogs matapos sabihang maraming toxic dito at gatekeeper. Sungit, ipinagtanggol si Boss Dogs sa mga haters may payo sa Wild Rift community. Doggy, posibleng maging susi sa paglago ng Wild Rift community? Pag-uusapan natin yan sa araw na ito. Pero bago natin ito pag-usapan, huwag nyo kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para mas maging updated ka pa sa mga future uploads natin. Ano pa bang hinihintay mo? Tara! Nung nakaraan nga kapatid ay naglabas nga si Boss Dogs ng kanyang vlog tungkol nga sa kasong isinampa na naman ni Riot Games kay Munton, na kung saan nagsumiti nga ulit ito ng lawsuit kay Munton, na kung saan pabirungang sinabi ni Boss Dogs na kung mawala ang Mobile Legends sana i-welcome nga ang mga ML player sa Wild Rift. Subalit, kasabay nga nito ang pagbanggit din ni Boss Dogs na maliit na lang ang community ng Wild Rift ay marami pa nga ang toxic dito. Kaya naman, marami nga sa community ng Wild Rift ang nagalit kay Boss Dogs. Na kung saan, ito marahil ang nangyari kay Boss Dogs noong binabalak niyang pasukin ang Wild Rift. Kumbaga kapatid, hindi nga winelcome si Boss Dogs ng community ng Wild Rift dahilan kung bakit nasasabi nga ni Boss Dogs ang ganitong bagay. Kaya naman, nagbigay nga si Sungit ng payo sa Wild Rift community na kung saan si Sungit nga ay isa rin sa kilalang streamer ng Mobile Legends. At nang mawala na nga ang kontrata nito kay Munton ay lumipat na nga siya sa Wild Rift. Marami ring streamer ang lumipat na ng ibang laro dahil malamang umay na nga sila sa pag-ML. Kagaya na lamang ni Aaron na membro nga ng ML o ako ni Boss Dogs noon at kilalang si Lina God. Pinayuhan nga ni Sungit ang Wild Rift community. Napatunayan kay Boss Dogs na mali nga ang sinasabi nito na toxic ang community ng Wild Rift at i-welcome nga si Boss Dogs dito dahil ayon nga kay Sungit, iba nga ang influensya ni Boss Dogs kung sakaling magwa-Wild Rift na nga ito, lalo na wala na ngang kontrata si Boss Dogs sa Mobile Legends, na kung titingnan nga kapatid, sobrang totoo nga ang sinasabi na ito ni Sungit. Siguro about ito muna about gatekeep yung sinasabi ni Boss Doggy. May nagsasabi sa akin kasi sa comment section nung mga sumunod ng mga live ko na like si Aaron, kung maalala nyo si Aaron, si Lina Gods. Nag-Wild Rift din at na-welcome ata din sa community. Parang ano eh, hindi siya applicable yung gatekeep sa lahat ng streamer or sa oo, sa lahat ng streamer kasi ako itself naranasan ko na nag-Wild Rift ako, nagpuntahan yung mga content creator ng Wild Rift sa page ko, nag-comment sila, naging masaya sila, nakalaro ko sila, yung mga tao welcome ako ng Wild Rift community. Siguro yung gatekeep na tinatawag applicable siya kung
Siyempre, kung may negative kang sinasabi doon sa community or sa ano, kasi like katulad niyan, ang dami nagagalit pag sinasabi ni Boss Doggy na did community na yung Wild Rift, 'di ba? So siguro nag-reflect 'yon kaya nasabi ni Boss Doggy na ang daming may mga daming gatekeeper sa Wild Rift. Siguro nag-reflect lang 'yon doon sa sinabi ni Boss Doggy, nag-reflect doon sa community and then kaya niya nasabi na ano, 'di ba? Na parang nag-gatekeep or may daming gatekeeper sa Wild Rift. Pero hindi ko siya nakikitang ganun eh. Parang ang daming ang nag-embrace sa akin. Ultimo si Shinbu. Sino pa? Sila TG, yung ano ng Liab. Yan, sila Yamada, sila Xiao, sila Overdrink, sila AC Bay, sila Hypebex, Ultimo si Kaisaya. Mga Wild Rift people yan. Winelcome ako ng open arms. Alam mo yun? I feel like parang sobrang welcome ako sa kanila. So, siguro maganda na lang gawin natin ano as lalo since pinapayuhan ni Boss Doggy na yung mga tao na i-welcome nyo yung mga ML player streamer pag lumipat ng Wild Rift, i-welcome ng Wild Rift community. Siguro tama yung sinasabi ni Boss Doggy na yun. I-welcome nyo guys. Tamang-tama si Boss Doggy doon. Wala na akong masasabi doon. Tama yon guys. Pero ito na lang mapapayo ko sa mga streamer na gustong lumipat ng ML to Wild Rift. Una-una, huwag kayong matakot. Okay? Doon sa about sa gatekeep. Tuturuan ko kayo kung paano. Huwag kayong matakot. Basically, sabihin nyo kung ano yung tunay nyong nararamdaman. Mas maganda ba sa ano, ganito, ganyan. Bahala na kayo. Pwede nyong i-compare, pero pwede nyong kasi ako, nag-compare ko rin yung Mobile Legends at yung Wild Rift eh. Compare ko silang dalawa. Sinasabi ko yan sa live, pero dinaan ko sa magandang salita. Okay, dinaan ko siya sa magandang salita. Hindi ako nagsalita ng ganito. Siguro, mali lang yung wordings. Siguro. So, daanin natin sa magandang salita. Which is, yung mga tao naman sa Wild Rift, hindi ko siya nakikitang violente or ano eh, or toxic eh, nagpapanooran nga dito eh. So siguro daanin na lang natin sa magandang salita, lalo na sa mga ML streamer na gustong lumipat ng Wild Rift. Daanin natin sa magandang usapan. Kasi lahat naman ng mga, although yung sinabi ni Boss Doggy na dead community tsaka unrank to diamond in ano. Kasi guys, ito lang hindi niyo naiintindihan ah. Ako before, hindi ko siya nakitang hindi maganda eh. Actually kasi maganda pa nga siya sa community kasi merong isang sikat na streamer na nagsalita about the community. So, parang nakikita ko siya na as opportunity na mas lalong ipakita natin kung sinabi ng isang streamer na sikat like si Boss Doggy na dead community tayo. Ipakita natin at magkaisa tayo, pakita natin na hindi tayo dead community. 'Di ba? Parang ganoon. I mean kasi lagi natin ito kasi mali sa tao. Actually kasi ako hindi ako total fan ng mga what you call that. Basta ano, hindi ako basher or hindi rin ako avid fan ni Boss Doggy. Pero kasi it makes sense lahat ng mga sinasabi ni Boss Doggy, guys. It doesn't mean na sinabi ni Boss Doggy ito ng maangas na wordings or nakaka-bad trip na wordings. Huwag nyo kasi siyang i-take personally. Okay? Kasi, syempre yan eh, guys. Influencer yan. Sinasabi niya lang din kung ano yung nakikita niya. Huwag nyo siyang i-take personally, guys. I-take nyo siya as opportunity. Yun kasi yung mali sa mga tao ngayon. Na, porkit may sinabing hindi maganda, papatulan mo na rin ng hindi pa magandang salita. Ah, bobo si Boss Doggy. Ah, bobo ka, Doggy. Ah, ating mangka. Hindi yun maganda, guys. Hindi yun tama. Actually, hindi siya maganda sa mata. Sakit sa mata nun. Pag binato ka ng bato, batoy mo ng tinapay. Diba? So, kung may binatong hindi maganda sa community, ipakita ng community na hindi kayo ganun. Na hindi kayo toxic, diba? Sabi ni Boss Doggy, hindi toxic ang... Ay, toxic ang Wild Rift community. Eh di prove him wrong, 'di ba?
Eh di pakita nyo sa kanya na hindi kayo toxic. Pero kasi yung pinapakita nyo ngayon sa comment section, ang dami nagagalit kay Boss Doggy. Pinapakita nyo lang na tama siya. Gets nyo? Pinapakita nyo lang na tama si Boss Doggy na ang daming ang toxic nga yung community ng Wild Rift. Stop. Naintindihan nyo ako, guys? Naintindihan nyo ako? Sinabi ni Boss Doggy na toxic at maraming gatekeeper sa Wild Rift. So, anong dapat gawin? Kailangan ba i-gatekeep din natin si Boss Doggy or i-gatekeep ng community ng Wild Rift si Boss Doggy? Mali. Dapat ang gagawin mo, ipapakita mo sa kanya na mali siya. Dapat ipapakita mo sa kanya na, ay, Boss Doggy, hindi kami toxic, hindi kami gatekeepers, welcome na welcome ka sa amin, maglaro ka anytime ng Wild Rift, susuportahan ka namin. Ipakita nyo na mali yung sinabi niya, guys. Kasi kung ipapakita nyo na sobrang toxic nyo nga, pinapakita nyo lang na tama yung mga sinasabi ni Boss Doggy, guys. Okay, pinapakita nyo lang na tama yung sinasabi ni Boss Doggy. Kaya kung ako sa inyo ngayon pa lang, lahat ng nag-hate kay Doggy or kay Boss Doggy na sinabi niyang toxic yung Wild Rift dead community, ngayon pa lang, guys, sinasabi ko na sa inyo, binabago ko na yung mga puso nyo, guys. Tanggalin nyo yung hate sa puso nyo at i-welcome nyo yung mga taong nandyan. At napakalaking opportunity, guys. Sinasabi ko sa inyo, napakalaking opportunity na kung si Boss Doggy maglalaro ng Wild Rift par. Dahil sinasabi nga ni Boss Doggy, wala na siyang contract sa ML. Tol, wala nang contract si Boss Doggy sa ML. Kung si Boss Doggy maglalaro ng Wild Rift par, putang ina, napalaking influencer ni Boss Doggy, yan ang sinasabi ko sa inyo. Galit kayo sa kanya dahil may sinabi siya hindi maganda, pero hindi nyo nakikita yung pwede niyang magawa at pwede niyang gawin. At men, ako na nagsasabi sa inyo, guys. I-welcome nyo lahat, guys. I-welcome nyo sana, guys, sa mga viewers ng Wild Rift, sa community ng Wild Rift, guys. Kung gano'n nyo ako kainit, welcome sa community ng Wild Rift. Sana, guys, ganun din kayo sa ibang streamer na i-welcome din sila, guys. Diba? Sana ganun din kayo, guys. Okay. So, kapatid, ano ang reaction mo sa video na ito? Lilipat na nga ba si Boss Dog sa Wild Rift? I-comment mo sa baba. Maraming salamat.